Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Dwayne Wade sinabi kung bakit ang Los Angeles Lakers Lebron ang pinakamagaling na version ni Lebron James. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Let's go! So si Lebron James nga mga kaibigan ay medyo may edad na. Siya ay 36 years old na at nasa kanyang 18 season na. At sa kanyang 18 years sa NBA ay nakita natin ang iba't ibang version niya. Sa mga unang taon niya sa Cleveland Cavaliers ay nakita natin ang isang energetic na bata na talagang kayang tumalo ng napakataas. Ngunit hindi pa nga ganun kataas ang kanyang basketball IQ at hindi din ganun kahusay ang kanyang leadership na mga panahon na ito. Ganun pa man, isa pa din nga siya sa mga pinakamagaling na players nung panahon na yan sa NBA. Ngunit may mga bagay nga na kulang sa kanyang game tulad ng outside shooting at iba pang mga bagay. Sa Miami Heat naman ay nakita natin ang arguably physical peak ni LeBron James. Dito nga nakita natin ang LeBron James na napakalakas ng pangangatawan. Yung tipong kahit hinihila na siya pababa ay pumapasok pa din ang kanyang mga tira. Ito din na uso yung kasabihan na kinakalabaw na LeBron ang depensa. Ngunit sa Miami Heat nga ay may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon pa siya ng mga maling desisyon sa mahalagang bahagi ng game. At medyo dependent pa siya kay Dwayne Wade kung leadership ang pag-uusapan. Nung paman nakita din natin sa kanyang panahon sa Miami Heat na unti-unti na niyang nade-develop ang leadership sa mga sumunod na taon. At pwede din natin masabi na ang Miami Heat LeBron James ang pinakamagaling magdepensa na version ni LeBron. Pagbalik naman niya sa Cavs, si LeBron ay may championship experience na at much better leader na siya. At dito na din nag-umpisa na yakapin niya ng paunti-unti ang posisyon na point forward. Dahil si Kyrie Irving nga ay pwede nating masabi na isa siyang shooting guard na may katawan at laki na pang point guard. Ngunit madami nga nagsasabi na ang LeBron James na nakabalik sa 3-1 deficit laban sa Warriors ay ang pinakamagaling na version ni LeBron, ngunit up for debate nga yan. Habang sa Lakers naman ay tuluyan ang naging point guard si LeBron James at siya na talaga nagpapatakbo ng kanilang opensa. Much better 3-point shooter na din siya at post-up player. Na-improve na nga niya ang kanyang mga fadeaways at tumitira na din siya paminsan-minsan sa logo. Ang LeBron din na ito ay sa palagay ko ang pinakamatalinong LeBron dahil na din sa kanyang experience. Explosive pa din naman siya ngunit hindi na nga ito katulad ng dati na talagang handa ang mag-poster palagi. At ayon nga kay Dwayne Wade, ang LeBron umano ngayon sa Lakers ay tila ba walang kahinaan. Kaya nga daw nito gawin ang lahat. Mataas na ang shooting percentage nito sa labas. Umaabot na din sa logo ang kanyang range. May post-up at face-up. Kaya ka pa din nito dakdakan at mas magaling na din umano ang kanyang court vision dahil nakita na niya ang lahat ng klase ng depensa dahil sa kanyang experience. At para kay Dwayne Wade, sa lahat ng version ni LeBron, ang LeBron James sa Lakers ay ang pinakamagaling sa lahat. So malaking statement nga yan na nanggaling sa isang player na talagang nakita ang back-to-back MVP ni LeBron sa Miami Heat. So ayun nga po mga kaibigan na naging pahayag ni Dwayne Wade tungkol kay LeBron James ngayon sa Los Angeles Lakers. Kung kayo ba ang tatanungin, ano ba ang best version ni LeBron James? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!